Magandang gabi mga kadiyo. Ayon kay Attorney Tutu Causing, si Bantag ay duwag at walang bayag. But before that, please pakisupport naman ang ating munting bahay. Salamat po at ito po yung video. Tanungin natin, sagutin natin ang tanong na sino mas matapang? Si Dennis Bong Navarro o si Director General Bantag? Si Bong Navarro, noong kinasuhan siya, noong rape, ay buong nung sinabi, nanalo siya sa Department of Justice. Nung nanalo sa Department of Justice, ay inapila naman ni Dennis Cornejo. Abogado niya noon si si Ferdinand Ferdi Topacio. Ang tapang po ni Bong Navarro ay pinakitaan niya nung sinabi ng Court of Appeals na sampahan siya ng kaso ng non-billable. Yung kaso na hindi ka makapiyansa. So, buong tapang na hinarap ni Bong Navarro, sumurinder siya. So, may warrant of arrest. Kung si Bantag naman, ang patitingnan natin, sabi niya, kahit malabas ng warrant of arrest, sabi niya, hindi daw siya susuko hanggat hindi mag-retire si Remulla, si Secretary Boying Remulla. Anong kinalaman ni Boying Remulla sa kaso ng kliyente ko na pinatay niya? Oh. Walang kinalaman niya. Siya, takot siya. Gumagamit lang mga dahilan puno para hindi tawagin na duwag. Eh, duwag ka talaga sa totoo lang. Eh, bakit si Bong Navarro walang kondisyon? Sumurinder, lumaban, hinarap. Ang ginawa nila, which is remedyo, magagawa mo rin, Mr. Bantag. Sabihin mo lang sa abogado mo, si Attorney Ricky Balizong, magsampa rin kay petition for bail. Si Bong Navarro, nagsampa rin sa petition for bail na dahil sa kanyang, yan ang ginawa ng kanyang bagong abogado ni si Attorney Malyungka, babae. Si Bong Navarro, sumurinder at laban. Ito si Bantag. Wala pa kang warrant of arrest. Tatago na. Ngayon, nung magsabit ng kanyang counter affidavit kahapon sana, hindi naman nagsabit ang counter affidavit. Ang sinabit, motion for inhibition. Ano ba yun? Gusto niya paalisin yung panel of prosecutors. At bakit ayaw niya matuloy ang investigasyon? Kasi natakot siya magkakaroon ng warrant of arrest. So ano ngayon ang target ni Bantag? Ang mamaya ko na itatakil yun. Ang aking importante lang sa ngayon, i-represent ako, si Bantag tumatakbo. Si Bong Navarro humaharap. So, ibig sabihin, yan ang ebidensya na totoo ang sinabi sa Biblia na sinasabi, those who are innocent are bold as a lion. And those who are wicked, fleet. Anong fleet? English? Tumatakbo. Kasi nang may kasalanan, tumatakbo. Yan si Mr. Bantag. Tumatakbo. So, sa gitna. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sino, mami? Sino ang mas matapang? Si Bong Navarro o si Bantag? Si Bong Navarro kasi ang kanyang ipakita weapon. Ka. The weapon of Bong Navarro is truth. Okay. If your weapon is truth, huwag ka matakot. Oh. Lalabas ang katapangan mo. Ba, kung ang iyong kinkin na baon ay kasi mangalingan, talagang dadapa ka na walang dahilan. Ikaw na mismo ang dahilan ng sarili mo dito na padapa sa iyo. In other words, nawawala ang tako, ang tapang ng taong at natatakot ang taong. Yan. Eh. Natatakot kung wala siyang nalalaman rason niya na dapat iharap edipin siya sa kanya. Kung wala siya. Wala siyang ebidensya. Diba? So, we say, yan, matapang si Bong Navarro. Kasi, may ebidensya siya. Come what may, kahit sinong harap ngayon, harapin ko sa pagkakas. This is the truth. Armas ko. Okay. Yan din ang katotohanan that sa kasabihan na truth shall set me free. Diba? Ang nangyari, dinadala, binibitbit niya ang buong tribong igurot. Kaya pinapakita na lang, ganun bang igurot? Duwag? Kung matapang igurot, dapat humaharap kung may kasalanan. Humaharap ka sa responsibilidad mo. Papile ka pa ng inhibition, pakunwari ka pa na bias ang DOJ dahil si Buing binibitbit mo, kunwari si Buing tinuturo mo, hoy, isa lang ang tanong ko sa iyo. Sino bang susundin ni Zulweta? Ikaw o si Remulla? Sige na, nung dalawa. Abe? Kung si DOJ Secretary, hindi makilala ni Zulweta yun.
Ikaw naman, magkasama kayo ni Zulweta. Noong sa Caloocan City Jail pa lang, pareho kayo kulong. Asa, may nakulong Zulweta. Nakulong si Denver Mayores. Nakakilala na kayo ron. Doon sa Paranaque City Jail, nakulong kayo ni dalawa ni Zulweta. Ibig sabihin, ang lalim na nasamahan yung Zulweta. Tapos ikaw ang direktang amo ni Zulweta. Si Irimulya, bago lang siya pumilit kang mini kay Minardo Guevara. O, sa gitna ninyo, sino susundin ni Zulweta? Papayag ba si Zulweta? Susunod siya kung mag-uto si Boy Irimulya na papatayin mo si Percy Lapid? O baka ikaw yun? So, ganun lang kasimple. Ha? Ang alam ko naman, ang pakay mo ng inhibition, eh, wala namang ground. Kasi ang katwiran ng iyong abogado, si Atty. Balisong, ay sabi nyo, ang ombudsman dapat ang humawak kasi mayroong jurisdiction o authority ang ombudsman humawak ng murder cases ninyo sapagkat kayo yung official ng bayan. Ang sagot ko, mali, mali, mali. Bakit? Kasi ang kasong kriminal na hawak o may jurisdiction o may authority o may poder ang ombudsman ay yung mga criminal cases na ginawa sa pagsasagawa ng inyong duties or related to your official functions. Kagaya niyan, ano lang yan ang mga murder na pwede sakupin sa ombudsman? Kagaya niyang police, nakapatay sa bypass. Trabaho ng police, nakapatay siya. O, ombudsman case yun, kasi trabaho niya. Ngayon, matanong din kita, ang pagpatabi ka, Percy, trabaho mo? Di ba, hindi? O, walang ombudsman doon. At trabaho, ang pagpapatay ba sa preso dyan, sa loob ng bilangguan? At kasama pagpatay kay John Villamor, trabaho mo? Hindi. Kasi trabaho mo ay pangalagaan sila para mabuhay. Tama? Di ba? Your official duty is so far as your position as Director of Bureau of Corrections consists of two. Number one, to rehabilitate the prisoners. Number two, to keep them safe. That's all. Wala kang obliga, wala kang duty na magkutkut o magano ng tunnel. Wala kang duty niyan. Wala kang duty na pipirma ng kontrata sa Paris Joint Venture Agreement. Wala pong fiscal autonomy ang Bureau of Correction. Ang fiscal autonomy lang meron, mga kagaya sa Mindanao State University, University of the Philippines, yung mga ilang mga independent. Ang WICOR, wala. Kailangan dadaan pa sa NEDA yan. Kaya nga, ang pwede lang yan, ang joint venture agreement na walang bidding-bidding sa pamamaraan ng tinatawag namin na build, operate, and transfer. Pero paano nagsimula yan? Nagsisimula po yan sa tinatawag na unsolicited proposal. Si dating mayor ng General Tino na si Virgilio Bote na kung tawagin ang kanyang kababayan ng Nobo Ecijano na tumakbo siya noon sa Nueva Ecija na pagkagobernador na natalo kay Gobernador Umali. Ay Ginto, Virgilio Ginto Bote. Napanood ko pa ang iyong jingle. Magdadala tayo ng gintong kinabukasan para sa Nueva Ecija. Kaya pala, tinawag kang Ginto kasi ikaw ay si Boy Ginto. Mahilig ka maghukay, maghanap ng mga Yamashita treasure. At ang sinabi sa akin, ng aking informante na nandun sa Bilibid, sabi niya, actually, sir, naabot nila ang lalim. At ang balita namin dito, nakakuha kayo ng Yamashita Treasure. At ang isa pa kung bakit may tunnel sa loob, kasi doon punta ang paghagilap ng mga kayamanan. Tapos, naabot pa yung isang parang dating kulungan na may mga rehas. Ibig sabihin, mga kulungan dati yan, mga Bartolina siguro panahon ng mga Amerikano o Espanyol. So, yun daw ang sinabi. Pero hindi ko naman sinabi na totoo yun kasi sabi lang yan nung isa sa akin na pinagkatiwalaan ko dahil siya ay bilanggo rin dyan. Hindi ko nababanggitin ang pangalan nung tao na nagkwento sa akin kasi baka lalo siyang masilutan. Ay, ano ba yung silutan? Maparusahan. Pasensya na, ilunggo siya ko eh. Bisaya. So, anyway, ang ito, i-conclude lang muna natin na ang sigurado natin ay number one, mas matapang si Bong Navarro kaysa kay Bantag. Si Bantag ay duwag. Walang bayag. Okay? Tapos,
nagsampa siya ng motion for inhibition na paalisin yung mga panel prosecutors kasi ang gusto niya mangyari, patagalin niya. At kung, halimbawa, ibasura ng panel prosecutors ang kanyang petition for inhibition, motion for inhibition, anong mangyari? Nakita na natin yan, basang-basang galaw, kumbaga kung chess ito, alam na natin ang mga moves in 5 advanced moves ng kalaban, ng mga abogado ni General Bantag. Pagkatapos yan, ibabasura ng panel prosecutors, didiretso sila sa Court of Appeals o Supreme Court para questionin at hingi ng TRO, patigilin ang investigasyon. Tama ba yun? Iba po yung laro ng investigasyon. Sabi ko, hindi pwede na maging ombudsman case kasi hindi kasama sa trabaho ni Bantag ang pumatay. Mabuti sana kung trabaho niya nagmag-bybass at napatay sa bybass operation ang isang tao na subject niya. Eh dito hindi, klaro-klaro. So, walang jurisdiction ang ombudsman dito. This is just a simple criminal case or double criminal cases of murder. Diba? O, ganun lang kasimple yan. So, next is, kung maka-hoping pag ma-deny ito, sabi ko, tatagal at baka naman ipapatigil ng Supreme Court ang investigasyon. So, kung patigil ng Supreme Court ng investigasyon, edi walang warrant or estimate. Walang kaso may sampa sa RTC. Oh. Tapos kung may sampa sa RTC, question na naman nila, eh dapat sa sandigan bahay ni sampa kasi more than grade 27 ang sweldo ni Bantag. Again, babalik tayo sa tanong, may kinalaman ba sa trabaho niya ang pagpatay kay Percy Lapid at sa kay John Villamor? Sagot, wala. So kung wala, sa ordinary regional trial court ang sampa niyan. At kung wala, ay hindi pwede mag-imbestiga ang ombudsman. Kung di, Department of Justice lamang. So ngayon, kahit sabihin pa natin na korektado sa trabaho niya ang pagpatay kay Percy Lapid, ang pag-utos ng mga tao dyan sa mga commander para maghanap ng papatay at ang pag-utos para ipapatay si John Villamor, kahit sabihin pa natin, may kinalaman sa trabaho niya, pwede pa rin mag-imbestiga ang Department of Justice. Bakit pwede? Napailalim po sa Administrative Order No. 8 ng Office of the Ombudsman sa panahon ni Conrado Vasquez na mayroong authority na binigay ang Office of the Ombudsman sa lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas na magsagawa ng investigasyon. At kung makita nila na iyan ay kaso pang ombudsman, i-recommenda na lang nila sa ombudsman ang findings ng kada prosecution's office. Ganoon lang kasimple yan. So you cannot ask for them to inhibit. Besides, kung hingi ka ng inhibit, ano ba ang katwira mo, sabihin mo bias? Total lang investiga dyan, hindi naman si Rimulya. Ang mga panel prosecutors naman. Di ba? So kung hindi naman, wala nang pakialam si Rimulya dyan, kung mga nagsalita lang siya sa alang-alang sa Department of Justice at alang-alang sa tinatawag na a public office is a public trust that he must speak to the public what happens in Percy Lapid case. That is a requirement of any government officer to tell the people of what is happening in the goings on in the government and in specifically the murder investigation on Percy Lapid case. Okay? So ganun lang kasimple yan. So ngayon, kung halimbawa, nagkaroon ng tinatawag na findings of probable cause ang kaso laban kay Bantag, sinabi ng mga panel prosecutors na merong matibay na paniniwala na ikaw ay pumatay kay Percy Lapid at kay John Villamor, yun ay paniwala probable cause kung tawagin sa Tagalog, matibay na paniniwala. At kung ganun ang desisyon nila, ang remedyo mo sa ilalim ng rule on appeal ng Department of Justice ay doon ka mag-apila sa Secretary of Justice. So ngayon, dahil bias si Boying Rimulya, kasi sabi mo bias siya at sa salita, pwede ka rin humingi, diyan ka na may pagkakataon at may karapatang humingi ng inhibition. At mag-inhibit si Secretary Rimulya at i-assign sa kahit sinong undersecretary niya. Ganun lang kasimple yan. Ibig sabihin, yung motion for inhibition mo ay premature, hindi napapanahon. Okay? So, kung ako naman tanongin mo, ulitin ko, wala kayong bang pake dyan kung hindi i-delay ang pagtakbo ng investigasyon. Para kung madelay, hindi makasampa ng kaso sa korte
At kung hindi makasampa ng kaso sa korte, walang warrant of arrest pa ilabas. Ganun lang pa kayo mo. Pagkatapos kung ibasura ng panel of prosecutors sa iyong motion, direkta ka dahil diyan mamadali kayo, baka mabigyan ka ng warrant of arrest, direkta ka sa Supreme Court at hingiin mo ang utos ng Supreme Court na ATRO, ipatigil ang investigasyon. Ganun ang target mo dyan. Don't tell me, we are all lawyers, we know what we do, and we can predict what is to be done by another lawyer. Ganun lang kasimple. Oh, mga kadiyo, nakita niyo na yung video. Sa video na ito, mga kadiyo, is wala akong makomment kasi same lang naman yung mga sinabi niya sa mga naulan niyang video. Tapos, yun na yung makukomment ko nito. Wala na ako talagang ibang masabi. Pero, sa palagay niyo, mga kadiyo, takot ba talaga si Bantag at walang bayad? Comment down below sa inyong reaction ako dito. Maraming salamat po at magandang gabi.